Anyong guys, kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayong lahat. Kumusta naman ang mga puso nyo after that episode 13 of Startup? Diba? 3 years na time skip. So, expected na nating makakakita tayo ng character development sa kanilang lahat. Okay, kung may mga ma-comment kayo, just comment down below. Anyway, I'm Dave at feeling ko this year, ang daming magagandang kdrama this year, right? From Crash Landing on You to It to One Class to World of the Married to Hospital Playlist to It's Okay to Not Be Okay and to This Startup. Pero I feel na ito yung kdrama na pinaka naging invested ako. Itong Startup, especially sa characters. I'm very heavily invested sa characters talaga, as in, ganong levels. Na kapag may personal attacks, lalo na, at mga below the belt attacks, nasa-stress ako! Anyway, kasi ang ganda ng pagkakagawa sa characters, very reflective. Di ko alam kung ako lang, parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Parang lahat sila, may part, lahat sila may aspect na very us. For example, si Ji-pyeong, di ba? Yung kakawalan ng courage, parang very strong on the outside. Pero pagdating sa pag-ibig, wale. Sinamdosan naman. Actually, sinamdosan, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Siguro yung pagiging lost in life, yung, alam mo yun, but at the same time, nandun pa rin yung pag-try, di ba? Nandun, nagtatry siya at may puso. Si Dal-mi naman, nakikita ko yung, you know, grit, diba? Yung pagiging passionate niya sa kung anong ginagawa niya. Parang lahat talaga ng characters, personally, may makikita akong something na makakarelate ako. So, ayun, si Inje ay nagkaroon din ng character development, diba? Parang nakita na natin, hindi na pinakita ko paano sila nag-reconcile, but definitely, mas okay sila ngayon ni Dal-mi. Anyway, ayan, nakasuot pala ako ng UST jersey, I'm so sorry sa kapatid ko to. Pero taga UP po talaga ako. Pero hashtag UPXUST friendship. Kung may mga taga UST man po dyan or UP, hello kaway kaway. So ayan, napakasakit ng episode na ito. And at the same time, pinakilig din tayo. Or most likely, mga nag-root din for Dosan like me. Well ako kasi, kinikilig ako sa booth. So feeling ko maswerte ako, 'di ba? Na walang isang character lang, na wala akong kinakainisan na character sa dalawa, 'di ba? Alam naman nating may flaws silang lahat, pero we're all for character development. And nakikita ko yung chemistry sa dalawa eh. Kayo ba? May iba na sinasabing walang chemistry si Dosan pati si Dal-mi, pero okay, but you know, chemistry is relative, right? So ayan na nga po. Okay, yung 3 years timescape, sobrang gulo na lang vlog na to, diba? Yung 3 years timescape, nakita natin yung development nilang lahat. Feeling ko mas nag-mature yung characters. Vlogger na si Chulsan, nakakatuwa. At kinikilig ako sa kanila ni, ano, ni Saha. Okay, tapos si Yongsan naman, akala ko dati makaka-love triangle, pero he's rooting for them. Whoa! Tapos si Dosan naman, na-feel ko yung pagka-mature niya, di ba? Mas firm, mas palaban. Si Ji-pyeong naman ay mas transparent sa feelings niya, di ba? Ito yung character development na hinahanap natin kasi ni-represent tayo ni Ji-pyeong eh. Ni-represent tayo ni Ji-pyeong yung pagiging yung kawalan ng courage in terms of love. Pero sana magkaroon tayong lahat ng development like him. Straightforward na. And at the same time, nandun pa rin yung sensitivity na hindi maging uncomfortable si Dal-mi. And si Dal-mi, feeling ko she's smarter this time. Diba? CEO na siya ulit ng company. Right? And tawag dito, makikita pa rin natin sa kanya. May mga nabasa kasi akong tweet eh. May makita pa rin natin sa kanya na mahal pa rin niya si Dosan. Diba? Nandun yung love. Masakit. I mean, masaya ako for Dosan. Masaya ako for sa mga nangyaring development sa kanila. Pero bilang invested din kay Ji-pyeong, masakit. Parang
parang ano eh, parang binigyan tayo ng kilig. Well, ako naman kasi, I'm rooting for both of them as individuals. Parang binigyan tayo ng kilig sa simula ng writer, tapos binawi lang din sa huli. Diba? Oh my gosh, diba? Masakit. Pero, on the other hand, napaka-rockstar. Ay, wait lang. Emphasize ko lang ulit yung sinabi ni Ji-pyeong. Sobrang ganda ng sinabi niya. Sana may Ji-pyeong tayo sa mga buhay natin. I want to be the person that comes to mind when life gets tough. Alam mo yun, hindi naman siya sa pagiging knight in shining armor, pero yung kaibigan, diba? Yung taong malalapitan mo kapag may problema ka, may suliranin ka, or when you're not okay, diba? When life gets tough. Char. Ayun. And kahit alam naman natin, nafe-feel ko na kasi na medyo pinakawalan na talaga ng writer yung character ni Dosan, ay ni Ji-pyeong dito for Dal-mi. Pero masaya ako na nakahanap si Ji-pyeong ng pamilya sa pamilya ni Dal-mi. Diba? Gusto lang natin ng kaligayahan para sa lahat. And si Dosan naman, okay, back kay Dosan, napaka-rockstar, diba? Shucks. Naiyak ako sa scene na yon na parang tumawag siya kay Dal-mi, tapos si Dal-mi parang isa pa yung factor eh, diba? Yung may choice siyang tawagan si Ji-pyeong, pero hindi niya ginawa. So yung writer sinasabi na sa atin na tama na. Char. Pero syempre may 3 eps pa. Pero ang weird ng turnaround. Pero ang weird kapag biglang i-Ji-pyeong. Ito naman yung ano ko lang sa plot, diba? Kasi medyo back and forth in terms of love triangle kahit, diba? Aside from triangle naman talaga, I'm after the story, the message of this K-drama, diba? Especially about innovation, diba? About grit of characters to achieve their dreams. Pero syempre, maging invested din tayo sa love triangle kasi ito yung ina-highlight din ng writer. Ayun lang, parang pa back and forth lang. Nakakalito. Wow. Di ko lang kung may same sentiments tayo. Diba? Parang ang sakit. Char. Anyway, ayun. Naiyak ko si Nayo na tinawagan niya ni Dosan si Dal-mi. Tapos biglang naiyak si Dal-mi. Parang shit, mararamdaman mong... Mahal pa rin niya si Dosan! Parang all this time, yung pagle-let go niya, yung paghiwalay nila, para yun sa growth ni Dosan. And sana makakita tayo ng development pa sa mga susunod na episode. But definitely, napaka-rockstar ng Samsantech yung dumating sila sa sandbox, ba? Diba? Para ayusin to, you know, eliminate the ransomware, tama ba? The ransomware. Parang, oh my goodness, I missed them. Diba? Three years time skip, pero parang na-miss ko sila sa... Last episode lang naman yun eh, pero parang na-miss ko sila sa sandbox. Kung isipin mo, wala namang episode na wala sila sa sandbox, diba? So, ayun. Ano pa ba? Grabe po yung intensity. Laban na rin yung ano eh. Yung face-off ni Dosan, pati ni Ji-pyeong. So, di ko alam kung may mangyayari pa sa love triangle in the next episodes. Parang sa preview din, napakasakit. Parang papakawalan na. Parang ayaw nang i-confuse ni Dosan yung sarili niya. Well, di ko alam kung anong context yun. Pero syempre, naisip natin na it's about the love triangle or the love lane again. Right? So, ayun. Nakakatuwa makita yung glow up nilang lahat. Mas gumanda, mas pumogi sila, mas naging mature. And ano pa bang gusto kong abangan sa next episodes? More character development kay Inje. I mean, more reconciliation sa family niya. Diba? Kasi, ako lang ba hindi masyadong nagets kung bulag na si Harmony? Na-lost na yung vision niya, no? At masaya akong tinuloy nila si Nungil. Diba? And in real life daw ay may Nungil talaga. Actually si Yongshil din ay may character development. Yung sinabi niyang you should step up your game kay Ji-pyeong. Diba? Pati AI nag-iisip, may sensitivity.
So ayun guys, thank you so much for watching. May ano pala ako, may Facebook page ako, The Creepo Traveler. Pinopost ko lahat doon ng feels ko. So wag niyo na lang i-like kung ayaw niyo nang kung ayaw niyo ng spoiler. Okay. So that's it. Thank you so much for watching and please comment down below kung anong na-feel niyo sa 13th episode. Bye-bye. Please subscribe to my channel. Sarang Hyuk.